Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Sagittarius ngayong June 2023 at 11:41 ng umaga Philippine Standard Time. Ayan. So kung outside the Philippines kayo, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon in Sagittarius sa inyong lugar. Ayan, so ito ay tinatawag rin na strawberry moon. And since this is an astrology reading, so I suggest na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign or ng ascendant sign ninyo. Although pwede rin naman tong mag-resonate sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. So kung alam nyo na ang inyong rising sign at kayo ay Virgo rising, so pwede na kayong dumiretso sa reading ninyo. Pero kung hindi nyo pa alam kung inyong rising sign, pero alam nyo ang inyong time of birth, no, yung oras ng inyong kapanganakan, panoorin nyo to. Para malaman ang inyong rising sign or yung ascendant sign, mag-scroll down lang kayo sa description ng video na to. At yung unang link na makikita nyo, yun na yun. No? I-click nyo yung link na yun. Nakalagay dyan, alamin ang sun, moon, and rising signs gamit ang link na ito. So, i-click nyo lang yung link na yan sa Astro Sofa at mapupunta kayo sa isang website na kung saan ika-calculate ang inyong rising sign or yung inyong ascendant. Okay? So, ilagay nyo lang ang inyong name dyan. So, halimbawa, si Anna ang name ninyo. Kahit wala ng surname, okay lang yan. Importante yung inyong oras ng kapanganakan, no, tsaka yung place of birth nyo. So, ilagay nyo lang yung kung kailan kayo pinanganak. Halimbawa, example lang yan. And then, yung oras ng inyong kapanganakan at yung country kung saan kayo pinanganak. Kung sa ibang bansa, i-click nyo lang yung drop-down menu. So, makikita nyo na yung iba't ibang bansa dyan. Pero kung sa Pilipinas, okay lang yan as it is. And also, yung place of birth. So, halimbawa, sa Makati ka pinanganak. Hanapin mo lang yung Makati City. Ayan. Sa NCR, click mo lang yan. And then, click on calculate. Ayan. So, ika-calculate na niya ang rising sign ni Anna. So, for Anna, ang rising sign niya or ang ascendant ay Cancer. Pero, siya ay Aries. Okay? Aries yung sun niya, pero ang kanyang ascendant ay Cancer. Okay? So, para sa reading na to, ang gagamitin natin ang inyong rising sign or yung ascendant. Dahil sa astrology reading, nagbe-base yan sa rising sign. Okay, Virgo. So, itong full moon in Sagittarius, mangyayari yan sa inyong fourth house of your family, your home life, no, and your real estate. So, maaring yung iba sa inyo lilipat ng bahay, no, bahay na alam nyong hindi na sa inyo, hindi na kayo kasya. Pwedeng hindi na kayo kasya sa bahay na yan, kaya lilipat na kayo, or lilipat kayo ng bahay kasi na-destino kayo sa ibang lugar, sa trabaho, yung iba sa inyo, nag-asawa, ganon. maaari rin ano, meron rin kayong mga ile-let go sa bahay, no? Yung mga hindi nyo na ginagamit na mga kasangkapan, o diba, ang lalim, kasangkapan. Maaari kasi ano, hindi na siya, parang kasi nagte-take up na siya ng space, pero hindi na siya napapakinabangan. Mm-mm. So, might as well, ibenta nyo, or ipamigay, or i-donate, no? Mm-mm. Lalo na kung mapapakinabangan pa ng iba. Ayan. So, yung iba sa inyo may travel, eh. Pwede kayong magta-travel sa ibang lugar, tapos, ano, magugustuhan nyo yung place na yon, tapos, marirealize na parang gusto ko dito lumipat. Oo. Dito na lang. O, diba? And then, meron niyang, itong moon, meron siyang positive aspect sa Mars. Mars is about action. Exciting initiation. Passion. So, I think, ano, maaaring ma-excite kayo sa mga decision making ninyo ngayong full moon, no? Yun nga, yung mga changes na gagawin nyo, maaring related yan sa kung saan kayo mas magiging hawaan, no? Maaring meron kayong i-release na toxic situation sa bahay, sa home life ninyo,
Oo. And you will realize na kailangan mo ring mag-enjoy, no? Maaring yung iba sa inyo maglalabas na. Oo, lalo na kung na-confine kayo masyado sa bahay. So pag sinabi kong confined, yung confinement sa ospital na may sakit, ha. Ano 'yan, yung tipong naging homebody kayo, hindi kayo masyado naglalabas. So I think ngayong full moon in Sagittarius, you will realize na it's time to go out, have fun, you know, enjoy life, connect with other people. Ayan. And then, meron tong challenge sa inyong 7th house of relationship. Okay. Baka yung mga plano ninyo, hindi magustuhan ng inyong partner, no? Lalo na kung may mga asawa na kayo. Tapos, sabihin nyo, gusto kong lumipat ng bahay, asawa mo ayaw. Yung tipong gusto mo nang bumukod kasi nakatira kayo sa biyanan nyo. Diba? And yung partner mo, ayaw niya kasi, you know, may, kumbaga, nakakatipid kayo doon or nakakatulong kayo sa family niya, yung mga ganon. Pwede itong maging dahilan ng drama or pag-aaway, no? So, mas maganda na pag-usapan yung maigi muna, diba? Yung inyong mga decisions. But I think, ano man yung mga kalalabasan nito, it's for your own good. It's for your own benefit. Okay? So, meron din ditong opposition yung moon tsaka yung sun, which is in your 10th house of career. Okay? So, I think yung iba sa inyo, may kinalaman sa trabaho ninyo, yung pagbabago na gusto nyong gawin sa bahay ninyo or sa tinitirahan ninyo. Yun nga, maaaring yung iba, may bagong trabaho or nagre-require kayo na maging mas malapit doon sa workplace ninyo kaya lilipat kayo ng bahay. Yung iba naman, pwedeng may opportunity kayo na bumalik na ulit sa office after ng ano matagal na work from home setup. So yung iba sa inyo, may opportunity na bumalik na kayo sa office para magtrabaho. Okay, so let's see what else pa. Para kasi nakikita ko rito, maaaring magkaroon ng challenges sa person, sa partner mo, pagdating sa mga decision mo sa bahay. Mm-mm. Sa bahay nyo, pwedeng, itong relationship na to, pwedeng romantic, no? Asawa, pwedeng jowa, pwede rin kapatid, kaibigan, na malapit sa'yo. And also sa parents din. Knight of Swords, o diba? Knight of Swords is, ano to, mga intense na pag-uusap. Mm-mm. Maaring meron kayong kailangan talagang pag-usapan. Five of Cups. May disappointment. So, maaring may masabing hindi maganda, nakasakit ng damdamin. Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. No, may the Moon. Mm-hmm. The Lovers. Oo, commitment kasi ang issues dito. So, maaring may mga plano, no? Plano ka or plano yung person mo na hindi nyo sinasabi sa isa't isa and eventually natuklasan or ngayon nyo lang malalaman. So, pwedeng pagmulan talaga ng away. Mm-mm. So, kailangan lang dito is you try to balance your situation, no, with the Temperance card na intindihin mo, no? Lalo na kung ano naman, magagawan pa ng paraan. Kasi with the Lover's card here, I think you are committed naman sa relationship na to, no? Or sa kung ano mang sitwasyon na meron ka ngayon with someone na malapit sa iyo. So kailangan lang ano, meron kang malawak na pangunawa. Oo, patience ganyan. And be communicative rin siguro, no? Kailangan rin maging open ka rin sa nararamdaman mo kasi mahirap naman yung itinatago mo yung feelings mo. Okay, tinan natin tong anong the Moon. King of Swords, yes, pag-uusap. Malumanay na pag-uusap o yung tipong intellectual na pag-uusap na hindi ganun ka-emotional. Kasi minsan kapag emotional tayo na nakikipag-usap tayo, ano eh, napupunta yan sa talagang intense na energy, no? So, kaya kailangan ano lang, hinay-hinay lang daw. Take time to breathe out. See? Hinay-hinay. Pag alam mong medyo intense yung situation, huwag mo nang sabayan yung init ng ulo ng person mo
or ng kung sino mang kasambahay mo, kasama mo sa bahay nyo, no? Like, yung inyong bienan. Oo. And the answers you need are coming. Yan. So, kung ano man yung naging problema, mabibigyan naman yun ng solusyon. Okay? Kailangan lang nag-uusap ng maayos. Okay? So, that is your reading. Virgo, kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.